Sasagawa ngayon ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dyan sa bahagi ng Malina North Cemetery. Kamustahin natin ang update dyan mula kay Task Force Special Unit Colonel Edison Bong Nebria. Colonel, rise and shine. Good morning. Rise and shine, Pete. Tama, no? Colonel, ilan po yung nahuli natin? Yung O-Plan Undas 2022. Alright, Colonel, ilan po yung nahuli natin at ano po yung mga violations? Kalooban, kakatapos natin sa Malabon. Nag-clearing operations tayo both in Tugatog Cemetery at Sangandaan Cemetery. At ngayon, nasa Ama Bini kami. This is moving towards sa C3 kung nasa naman yung Laloma. Marami tayong mga ano dito. Makikita nyo sa likod ko, no? Pinutonus lang yan. Nandito sa main thoroughfare to. Tow-away zone itong kalsada na to. At connecting to sa Sangandaan Cemetery up to Laloma Cemetery sa C3. Alright, Colonel, ilan po yung mga nahuli natin at ano-ano yung karamihan sa mga violations pinakita natin ngayong Monday morning? Well, karamihan sa mga nahuli namin dito, yung mga motor na ano, na mga motorcycle riders na nakachinelas, walang helmet, tatarungin mo, walang lisensya, kaya eventually natutow namin yung mga motor nila. Marami rin kami siguro, mga nakasampuna yung natow namin, kasama yung mga jeepneys, private vehicles, at mga ibang motor na naka-illegally park. Yan yung nakikita nyo ngayon na hinahatak namin dahil nasa main thoroughfare sila dito sa Caloocan. Colonel, may nakita ako ngayon dyan na mukhang government vehicle. Ano naging violation nito at bakit na to? Well, nandito kami. Kanina pa kami dito. Binigyan naman natin ng 5 minutes yan para hindi mato. Kung lalabas yung, ano, yung driver, lumabas yung driver beyond the 5 minutes, naanglahan na. We have already commenced the, you know, the towing procedure. So, kailangan na namin ituloy. Kaya sinabisuan na lang namin yung driver kung gusto na sumama para dumiretso na tumana, masingil nila, matubos nila, I mean. And then, pwede na lang agad punin. Ano? Pero hindi namin pwedeng ibaba dito at baka mapulaan kami na nagkakaroon kami ng negosasyon para maging patas sa lahat. Eh, kung ano yung itutaw namin na sasakyan, itutaw namin katulad din sa iba. Alright, Colonel, ano-ano ba yung mga nagiging dahilan ng ating mga kababayan? Bakit daw wala silang lisensya? Bakit hindi rehistrado? Bakit nato yung kanilang sasakyan? Eh, wala namang matinong rason, ano, P? Talagang ano lang, ano? Talagang yung iba, wala talaga lisensya. Kahit mag-apply, hindi naman nag-a-apply talaga. So, yun ang mahirap. Nagmamaneho sila ng walang kaukulang permiso, no? Walang dokumento, yung lisensya. That shows that you are a competent driver and you are ano, a safety road user. Eh, pag walang ganyan, ibig sabihin, hindi natin alam kung nararapat ka bang mag-drive. O baka mamaya suspendido na yung lisensya mo. Kaya hindi namin pinapayagan na magpatuloy sila magmaneho nang wala silang lisensya at ini-impound namin yung mga motor at saka yung mga sasakyan. Alright, maikling paalala na lang po sa ating mga kababayan na sumunod sa trapiko at syempre, dapat tayo ay isang responsabling driver. Well, Fiano, maraming salamat sa pagkakataon. Pinapaalalaan na po natin mga kababayan natin na ang MMDA po katuwang ang mga local government units, kapulisan, LTFRB, LTO, ay nagsasagawa na po at pinapa-implement na po yung O-Plan Undas 2022 at kasama po nito yung pag-clear ng mga kalsada leading towards the cemeteries. Yan po ang ginagawa ng MMDA, yung mga illegal vendors, yung mga illegally parked vehicles sa mga main thoroughfares o yung mga kalsada na papunta ng mga cemeteryo. Bigyan po natin ng daan yung ating mga kababayan na dadalaw sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw na. Upang sa ganon, hindi tayo magkakatraffic, hindi tayo mabubulunan dito sa kalsada. Pakiusap na lang po, kooperasyon ng bawat isa ang aming hiling. Oo, lalo na yung sa likod niyo po, shoutout sa kanya. Talagang grabe yung kooperasyon at yung inis niya ngayon sa mga pasaway na rider dyan. Ingat po kayo, Colonel Edison Bong Nebria. Maraming salamat, Pete. Buhay kayo. Ingat tayong lahat.